mga Tomo! It's me, Kimmy! Welcome back to our channel! Hello po! Ha! Grabe! Ang tagal kong hindi nakapag-upload ng latest vlog. Kamusta na po kayo, mga Tomo? Okay po ba ang Pilipinas? Sa mga nasa Japan naman po, kamusta po ang buhay? Ang mahal po ng mga bilihin, no? Ha! Ngayon lang talaga ako nakapagkuha ng vlog. Isang taon yata inabot. Marami pong nangyari. Ngayon ko po ikukwento dito sa vlog na to kung bakit nag-stop ako sa YouTube at kung ano ang mga latest sa family namin. At about po dito kung ano po yung gagawin ko sa channel ko at kung bakit hindi rin po ako nakapag-post sa Facebook. Ayan, lahat po yan ikukwento ko po sa vlog na to. Sana po hanggang last panoodin ninyo para po may mga information kayo about sa amin. Okay, sa mga Tomo, hindi ko na po papatagalin. Simulan na po natin. Sorry, di ba? Let's go! Simulan ko po muna. Big 4 announcement po. Number 1. Kinasal na po kami ni Koya. Yay! Hindi na po kami mag-boyfriend and girlfriend. Mag-asawa na po kami noong, itong ano lang po, March 21, 2023. Yes! Hindi po kami kinasal sa church. Sa ano lang po kami, papeles lang. Pero sana, mag-wedding ring kami sa church pag nagkaroon na po ng budget. Pangarap ko po kasi magsuot ng wedding dress. Hindi pa po kasi ako nakapagsuot ng wedding dress. Kaya, sana po matupad. Okay, so number 2 na big announcement. Si Koya, graduate na po ng college. Yay! Natapos na yung 4 years niya. Ano po yung naging course niya? Economics. Tapos, nakapasok po siya ngayon sa mga, ano po ba tawag doon? Securities company. Hindi po security guard ah. Ay, baka sa mga iba dyan, hindi familiar. Securities company po. Sa mga ano po siya, trade, mga FX, yan po yung mga trabaho niya. Nasa ano po siya, naka-assign po siya sa marketing, sales marketing po. Yes, siguro nung ano pa siya eh, nag-training muna kasi siya ng 3 to 4 months yata. 3 months? 3 months yata nag-training siya. Tapos after nun, na-assign na po siya. Opo. So, ayun. Busy-busy po si Papa. Araw-araw, umaga, umaalis ng mga 7 a.m. Tapos umuwi ng mga ano na, 9 p.m. Pag talagang late, 10:30 p.m. ang uwi. Kaya halos hindi niya rin masyado nakakasama si Shunky at ako pag weekdays. Pag talagang Saturday, Sunday, and holiday lang po dito sa Japan, namin nakakasama si Koya. Ganun na po siya naging busy. At ako naman po, nandito lang po ako sa house. Housewife po talaga ang status ko ngayon. Pero, minsan, nagra-racket po ako. Racket ba? Minsan, ano po, nagtatrabaho din ako bilang call center dito sa bahay ng translator ng Tagalog and Japanese. Ayan po yung trabaho ko ngayon. Yes, okay. So, number 3 na big announcement. Yun na pula yung number 3, yung ano, Number 2 na big announcement ko, yung graduate na si Koya ng college. At number 3 na po pala yung na-assign na siya sa nagkaroon na siya ng trabaho. Ayun po. So, sa pang-apat na announcement na, ito naman po yung about kay Shunky. Isang taon na po si Shunky. Opo, nung January 20, nag 1-year-old na po si baby. Yay! Grabe, ang bilis ng panahon. Kailang lang, ganun o, buhat-buhat ko pa siya talaga na baby pa siya. Ngayon talaga, nako, napakakulit na. Naglalakad na kung saan-saan pumupunta. hindi ko talaga siya, ano, pwedeng pakawalan na kung saan-saan kasi madadapa, mauuntog. Basta, sobrang kulit talaga kasi nga lalaki, ganun. Pero, napaka-cute din sobra at ano na rin naman, minsan hindi nakikinig, minsan naman talagang ano, sweet na sweet talaga siya sa amin ni Koya, ganun. Ang cute-cute talaga. Makikita nyo rin siya dito sa mga latest vlog. Okay, so yun na po lahat ng mga nangyari sa amin, ng mga panibago sa family.
namin. Yes, pero dito pa rin po kami nakatira sa apartment. Yes. Iro-room tour ko rin po kayo dito. Kung ano po yung itsura ng tinitirahan namin dito sa Japan. Okay. So, next topic na po tayo. Okay. Next topic naman po, kung bakit hindi po kami nakapag-upload ng vlog. Yun. Okay. Importanteng ano to usapan eh, no? Ayun. Number one, na reason talaga. Stress and na-depress ako. Yun. Siyempre, new life, pagbabago talaga sa lahat, nagbago ang status ko. Dati, 'di ba? Ano lang ako, naging single ako. Alam niyo naman 'yung naging ano 'di ba sa mga dating subscribers ko, pa alam niyo 'yung anong history ko. 'Yun. 'Di ba, may ex-husband ako, si Yu Chang. Oh, close pa rin kami ha. Friendship po kami ngayon hanggang ngayon. Opo. Yun, so naghiwalay kami, tapos naging single ako. Tapos nung naging single ako, nakilala ko naman to si Koya, na asawa ko ngayon. Ayun, yun, tapos naging kami, magkarelasyon. Tapos nabuntis ako, tapos ngayon may baby na kami, si Shunki. Ayun po, dati kasi diba na nagagawa ko yung mga gusto ko dahil ako wala naman akong baby na... Pag kailan ko gusto matulog, nakakatulog ako. Pag kailan gusto kumain, nakakain ako. Pag gusto ko mag-ayos, nakakaayos ako. Lahat po yun kasi hindi ko magawa sa oras ng gusto ko. Siyempre, kailangan unahin si baby. Unahin mo dapat ang anak mo. Kailangan mo din magluto ng hapunan ni Javi, ng tanghalian ninyo, ng almusal, tapos nagtatrabaho ka pa bilang translator, working mom ako. Kaya talagang, sobrang naging busy ako sa gawain bahay, sa pag-aalaga sa anak ko, at sa pag-aasikaso sa asawa ko. Bukod doon, marami pa po mga papeles, kung anak-anik. Ayun po yung nangyari sa akin. Kaya talagang, yung parang nawalan ako ng gana sa nawalan ako ng gana sa pagbablog, ganun, parang wala kasi akong time, parang nawalan na rin akong gana makeup, gusto ko lagi na lang ako hindi naka-makeup, nakapangbahay lang, or lumabas man yung talagang naka-ano lang, madali ang suot lang, ganun, parang tinatamad ako, ganun yung naging dating sa akin. At saka, tumaba po kasi ako. Parang sa tingin ko, yung mga nakapansin, isip nyo, siguro pa yung lumaki yung pisngi ni Kimi. Yes, tumaba po ako. Nung buntis ako, hindi naman ako tumaba. Nung pagkapanganak ko kay Shunki, after 1 year, saka ako biglang tumaba na ilang kilo ba yung tinaba ako? 7 kilos yata. 7 kilos. Oo, mga 7 kilos niya, yun yung tinaba ko. Parang alam mo yun, sa sobrang pagod ko, kain ako ng kain ng snacks, kahit na kain ako, hindi naman ako ganun dati, napapainom ako ng maraming kape, ng juice, ganun. Talagang hindi ko napabayaan ko yung katawan ko. Yes, pero ngayon, nakapag-diet na ako, pumayat ako ng 3 kilo. Kaya medyo, nabawasan naman din yung timbang ko. Ayun po. Ayun, tapos yun naman po na dahil nga din po, di ba, hindi kami sanay ni Koya bilang nanay at tatay ni Shunki, marami din po kami naging pag-aaway. Natural naman po sa mag-asawa ang nag-aaway talaga. Pero yun po, naparami talaga yung away namin. Marami kaming hindi na pagkakasunduan. At saka yung maliliit na bagay talaga na parang stress nga kasi kami, di ba? Kaya parang sa konting maliit na bagay, parang napapalaki pa namin, na gano'n. Ayun, kaya parang lalo na ako, hindi ako inanahan mag-upload ng mga pictures din sa Facebook. Minsan, nag-upload ako dun sa private Facebook account ko. Follow niyo po yun, ha? Nag-upload din po ako dun. Ayun. Para minsan, alam niyo yun, naiiyak ako kahit wala naman rason, gano'n. Pero, siyempre, love ko si Shunki, love ko naman si Koya. Hindi naman po ako nagsisisi sa nangyayari ko kasi pinili ko to, choices ko to. Yung kung anong meron ako ngayon, kung ano yung buhay ko ngayon. Talagang nanibago lang talaga ako kasi nung single kasi ako, dalaga pa ako, talagang mahilig ako mag-fashion, mahilig ako mag-makeup, kikay kasi ako eh. Yung alam niyo yun, yung kasi wala na po kasi si papa ko.
Namatay po siya noong 2021. Ang papa ko talaga, inispoiled talaga ako magmula ng bata kasi may sakit ako sa puso. Kaya halos lahat ng luho ko binigay sa akin. Kaya yun, na lumaki ako sa luho. Kaya nagagawa ko yung mga gusto ko, nabibili ko yung mga gusto ko, pati sa mga damit, sa makeup, ganyan. Kaya parang model-model style ako dati, ganun. Yun, tsaka yung payat ako lagi. Yun kasi nakasanayan ko sa sarili ko. Kaya pag nakikita ko yung itsura ko sa salamin, parang naiinis ako, hindi ko nagugustuhan yung itsura ko, ang taba ko, ganun. Parang, bakit ganun? Hindi ako masyado naka-makeup, ganun. Parang, pero pag gustuhin ko nang parang nawawalan ako ng gana, yung ganun. Ang dami talaga, sana maintindihan nyo. Opo. Kaya, masyado talaga malaki ang naging dating sa akin ng new life. Yun. Nawawalan ako ng Tagalog. Nagnanibago ako sa buhay namin, sa katahon ko, at saka sa pag-aaway namin ni Kuya. Tapos, ito pa, isang malaking problema din namin. Diretso na ako, dederechoin ko na. Pera. Oo, yung pera po. Siyempre, college student si Kuya. At ako, single din ako noon. Wala din naman ako masyadong ipon. Kaya, ang nangyari, siyempre, pareho kaming parang bokya ang dating, di ba? Si Kuya, habang nag-aaral, naging working student siya, kumikita po siya. Pero nabuntis kasi ako, di ba? Kaya, halos, sa mga nakakaalam, alam niyo di ba na labas-pasok ako sa ospital, na ko-confine ako dahil nga dinudugo ako, dalawang beses ako dinugo kay Shunky, na halos nasa ospital ako, nagbuntis. Ayun po. So, pag ganun, si Koy lang ako nagkumikita, di ba? Siya lang yung nagtatrabaho sa amin, kaya hirap na hirap kami noon. Kaya may mga naging tulong din ang parents ko sa akin ng mga panahon na yon, tsaka yung ate ko, tinulungan kami. Pero hindi naman talaga yung mahabaan, as in saglit lang talaga natulungan ni kami nila. Ayun po. Kaya maraki po ang pagsasalamat ko sa mother ko and sa ate ko. Ayun, sa mga tulong na binigay nila sa amin. Kinailangan din namin ilagay si baby sa daycare kasi nga kailangan namin magtrabaho para sa pamumuhay namin. At saka para din kay Shunky, para mabigay din namin yung mga luho niya, laruan, ganun. Mabigay namin kung ano yung mga hihilingin niya sa amin. Kailangan namin mag-ipon, ganun. Kaya ngayon lang po talaga kami nakatapak ng maayos. Pero hindi pa rin naman talaga yung parang kumbaga sapat lang na yun. Sapat lang sa mga pamumuhay namin yung pera namin. Yes. Lagi ko kasi din naiisip na mag-upload sa YouTube. Pero parang ano ba tawag dun? Nahihiya rin kasi ako sa inyo na parang litaw, lumilitaw ako, tapos nawawala. Parang akong kabuti. Parang nahihiya ako sa inyo. Kaya hindi rin po ako nakapag-upload ng video. Dahil nga gusto ko pag mag-upload ako, yung tuloy-tuloy na, yung hindi ko, yung talaga may aabang-abangan kayo. Ganun po kasi gusto kong mangyari, kaya hindi talaga ako nag-upload muna. At saka hindi ko po rin po naikwento sa inyo mabuti kasi medyo naguguluhan pa ako kung anong gusto kong mangyari sa channel, kung paano ko ba i-handle yung pag-YouTube at saka yung pag-aalaga sa anak ko, sa pagbilang asawa, ganyan, lahat-lahat yan. Kaya talagang inisip-isip ko muna, nag-isip-isip muna ako kung ano yung mga yung dapat kong gawin, kung ano ba talagang gusto kong gawin, yun. At saka isa rin po yung si Shunky ang dahilan kaya hindi ako nag-upload. Parang alam niyo yun, nung single ako, okay lang naman ako na makita sa social media, kahit makita yung video ko, makita yung picture ko, wala akong parang hindi ko masyado pinapakailaman, okay lang sa akin, ganun. Kasi nga, pangarap ko talaga nung maliit ako maging artista, kaya gusto ko talagang makita ng tao, gusto ko yung makilala ko ng tao. Pero nung si Shunky na kasi, parang nag-alangan ako kasi iniisip ko, anak ko si Shunky, pero hindi ko hawak ang buhay ni Shunky sa future. Kumbaga kami, bilang magulang, hanggang sa paglaki ni Shunky, susuportahan namin siya. Tapos, pero pag lumaki na siya, di ba, meron siya kung ano yung gusto niyang gawin. Baka mamaya, gusto niya maging, hindi natin alam, piloto, o doktor, teacher, kahit ano, kung ano yung gusto niya maging pangarap. Baka mamaya, ayaw niya sa social media, ayaw niya matira yung mga pictures niya, yung mga videos niya. Baka, di ba, hindi ko kasi masasabi.
ayoko kasi ipilit na gawin mo din to anak dahil ganito yung trabaho ni mami. Gusto ko kasi siya magpili ng buhay niya kung ano yung gusto niyang gawin trabaho. Kaya parang doon ako nag-alangan. Sa ngayon naiisip ko, hanggang 3 taon, ilalabas ko muna si Shunky dito sa video at saka sa pictures na i-upload ko. Pero pag 3 taon na siya, doon na ako muna mag-iisip ulit kung ilalabas ko pa siya. Kasi yun na yung talagang, di ba, yung mag-fix na yung mukha niya, yung mga parts ng mukha niya. Doon na makikilala talaga. Kaya hanggang doon ko lang muna ilalabas si Shunky. Para lang po din sa para pagprotekta rin po sa anak ko. Hindi po din natin masasabi, di ba, na safe ang social media. Delikado, minsan may nambabash, minsan talaga na napopobia, ganon, sa mga nangyayari, manasasaktan, ganon. Ayoko talaga kasi maranasan ni Shunky yun. Gusto ko yung siya talaga magsasabi sa akin na, ma, gusto ko maging model, ma, gusto ko maging artista, yung mga ganyan. Yung sa kanya manggagaling. Pag ganun, syempre mag-usap kami ni Kuya, pag-iisipan ko kung ano ba talagang the best para sa anak namin. Yun. Kaya po, ako, hindi muna nag-upload, nag-isip-isip talaga ako kung ano ba talaga yung mga dapat gawin. Ayun po. Sana maintindihan niyo po yung mga sinasabi ko kasi medyo na talaga ako sa Tagalog ko ngayon. Sana tama-tama pag na-edit ko na to. Kaya ayun po, masasabi ko lang ang dami talaga naging pagbabago sa buhay namin. May problema man pero happy. Opo, masaya kami na magkakasama kaming 3, nakakain kami ng masarap, nabibilan din naman namin ng mga gamit si Shunky. Pero siyempre, gusto ko pa rin po mag-ipon ng pera para din sa anak ko, sa pag-aaral niya, lahat-lahat po yan. Ayun po, tsaka may nakakalungkot din na balita. Mga tomo na hindi na po ako ngayon sumasahod sa YouTube kasi natanggal po ako yung kailangan gawin para sumahod sa YouTube. Natanggal ako. Kailangan ko ulit magpa-dami ng views. Hindi sa views yung parang kung kailangan kasi 4,000 hours panoodin itong vlog ko. Kaya mga tomo, sana tulungan nyo ako ulit. Sana huwag nyo ipas forward. Sana panoodin nyo po yung mga vlogs ko magmula-simula or kaya hanggang ngayon na walang stop. Tulungan niyo naman ako ulit mga tomo para magkasahod na naman po ako ulit sa YouTube. Para po sa kay Shunky din, para po sa family namin na makapag-ipon ako. Tsaka para lumaki din tong channel na to at makabawi din ako sa inyo. Kahit anong paraan, basta bahala na po. Kung talagang lumaki na yung channel ko, gagawa naman din ako ng mga content na pwede akong magbigay sa inyo, mga ganun. Ayun po. Sa future yun na, sana lumago talaga tong channel ko. Kaya mga tomo, sana naman po support-supportahan niyo po rin po kami. Sana wag po kayong mawawala at ipapakita ko pa rin po yung the best ko, kung ano yung gusto kong ipakita sa inyo na vlog, kung ano yung about dito sa Japan. Yun po. Okay. At saka po mga tomo, kwento ko lang po sa inyo kung ano po yung bala ko dito sa channel na to. Ang bala ko po talaga daily vlogs po ang i-upload ko dito kung ano po yung mga ginagawa namin sa araw-araw or kaya about po dito sa Japan. Kung paano mamuhay dito, yung mga ganyan. Yan po yung mga aabangan nyo. Sa Japanese tutorial, gusto nyo pa rin po ba? Sana po i-comment nyo kung ano yung mga gusto nyo mapanood sa amin at saka kung talagang gusto nyo po ng Japanese tutorial. Kasi naiisip ko po kasi marami na pong gumagawa ng Japanese tutorial, kailangan nyo pa ba po ako? Pero kung sakali man na magturo ako, baka hindi ko po kayo matutukan kasi hindi naman po talaga ako teacher. Kumbaga, magtuturo lang ako sa nalalaman ko at saka yung talagang basic lang talaga. Kung ano po yung maisip ko na content, yun po yung gagawin ko sa Japanese tutorial. Ano po sa tingin ninyo. Sana i-comment nyo rin po kung ano po yung nasa loob nyo. Ayun. Tapos yun po, mag-upload din po sa FB ng Reels. Kung ano po yung basta, kung ano-ano, secret na muna yan, mapapanood nyo na lang po. Kaya, babalik po ako ngayon dito sa social media, sa Facebook, sa YouTube, and sa IG. Ayun po. Bahala na po yung sa threads. Kung mag-tweet ako parang tweet din. Kasi wala akong Twitter. Pero baka doon mag-tweet.
tweet ba tawag? Post? Yun. Yun po yung gagawin ko. Okay, so mga Tomo, pasensya na po, napahaba po yung kwento ko. Maraming salamat po talaga sa mga nanood hanggang last. Pero mga Tomo, ni minsan hindi ko po kayo nakalimutan. Nung nag-first meet and greet nga po ko, nung may mga nagbigay sa akin ng mga regalo ng mga subscribers ko, hanggang ngayon hawak-hawak ko pa rin po at naalala ko pa rin po yung mga pangalan ninyo, kung sino po yung mga dumating sa meet and greet. Maraming salamat po talaga. At sa mga sumusuporta po sa amin, lalaging nagko-comment po, nakikita ko po yung mga pangalan ninyo. Ah, eto, si Ganol, nagko-comment na naman sa akin, kilala ko to, yung mga ganun. Sana po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagsuporta niyo sa amin na hindi po kayo magsawa dito sa channel. At sa babawi po ako, ipapakita ko po yung mga kaya kong gawin at kaya namin gawin, family ko. Ayun po. So, sige po mga Tomo, talagang napahaba na po. Hanggang dito na lang po. Kita-kits na lang po ulit sa susunod na vlog. Ah, o nga pala. Mag-upload po ako ulit ng mga lumang vlog namin na nakuha ko. Sayang din po kasi upload ko na rin po. Sana po mapanood ninyo, maganda rin po yan. Okay, so mga Tomo, maraming salamat po sa pag-watch ninyo. Sa muli po natin, pagkikita. Minasamata ne. Bye-bye!